Magandang umaga po sa inyong lahat. Midweek na naman at narito na ang magiging lagay nating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules sa May 17, 2023. Wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area sa kasalukuyan. Ibig sabihin, no, marit pa rin chance na magkaroon tayo ng bagyo para sa mga susunod na araw. At ang pag-iral lang southwesterly wind flow, o ito yung hangin na nagmumula dito sa may bahagi ng Timog Kanluran, ang siya magdadala ho ng maulap na kalangitan, particular na nga sa western section ng Luzon, habang sa nalabing bahagi ating bansa, lalo sa Visayas at Mindanao, mainit na panahon pa na mararanasan. Pero posible pa rin ho, no, yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaya huwag kong magugulat yung mga kababayan natin kapag meron pa rin tayong mga pagkilat pagkulog. Minsan ho, tumatagal ito hanggang mga dalawang oras. Samantala, itong frontal system ang siya nakaka-apekto sa may bahagi naman ng Batanes na siya magdadala ho ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi yun ng ating bansa. At narito ang ating inaasahang panahon, partikular na dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin na magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dulot nga yan ng frontal system. Pag sinabi ho natin frontal system, ito ho yung boundary o yung pagitan ng mainit at malamig na hangin. Samantala, sa may bahagi ho ng Zambales at ng Bataan, inaasahan natin ngayong araw mas malaki pa rin yung chance na magiging maulap yung kalangitan, dulot nga nitong tinatawag nating southwesterly wind flow. Ito yung southwesterly wind flow, yung hangin nagmumula dito sa may bahagi ng southwest o Timog Kanluran. Mahari ho itong eventually mag-trigger ho na tinatawag natin na southwest monsoon o habagat. Inasahan nga ho natin, third week of May hanggang second week of June, normally ho, nagsisimula yung panahon ng tag-ulan. Pero sa ngayon, ho, hindi pa ho tayo nagsisimula sa tag-ulan. Patuloy pa rin yung nagmamonitor ng mga estasyon natin sa may western section ng Luzon para malaman natin kung magiging tuloy-tuloy na nga itong mga pag-ulan na ito. Sa lalabing bahagi ho ng Luzon, inaasahan natin kasama na dyan yung kamaynilaan, yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Mas asahan ho natin na mas magiging madalas na o mas magiging normal na occurrences na itong mga pagkilat, pagkulog na ito, lalo na kapatpunta na tayo sa panahon naman ng tag-ulan. Agwat ang temperatura sa lawag, 26 to 33 degrees Celsius, sa Baguio nasa 17 to 24. Sa Tuguegaro, inaasahan natin nasa 25 to 36. Habang dito na nga sa Kamaynilaan, nasa 27 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 24 to 30. Sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Calayan Islands, 26 to 34. Habang sa Puerto Princesa City ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ho ng Visayas, inaasahan pa rin natin itong mainit na panahon, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 27 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Cebu, nasa 27 to 32. Habang sa Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog din ang maranasan sa mga kababayan natin sa may bahagi ng Mindanao. Agwat ang temperatura sa Zamboanga ay 25 to 34. Sa Cagayan de Oro, to 33 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 24 to 35 degrees Celsius. Magandang balita pa rin dahil wala tayong nakataas na gale warning. So, ligtas naman hong pumalaot yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa ating mga karagatan. Pero mag-ingat pa rin ho, lalo na kapag may mga thunderstorms. Posible kasing lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin ho, yung kinakailangan. At narito naman natin inaasahang panahon hanggang sa araw nga ho ng Biyernes. Inaasahan natin dito sa kamay na agwat ang temperatura natin ay mula nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio naman, nasa 16 to 24. Sa Legazpi, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, nasa 26 to 33. Habang sa Metro Davao ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Generally ho, no, mainit pa rin yung panahon, pero posible yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Ang araw naman natin ay sisikat, mamayang 5:28 na umaga at lulubog, ganap na 6:17 ng gabi. Sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa Twitter, Facebook, YouTube, at para sa mas komprehensibo at mas marami pang impormasyon tungkol sa lagay ng ating klima at panahon, maaari tayong pumunta sa ating website, bagong.pagasa.doc.gov.ph. At live pa rin po na nag-uulat mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at maraming salamat sa inyong panonood.